guys. Ituturo ko sa inyo kung paano po ma-check natin ang ating mga nagiging subscriber lost. So, una punta tayo ng YouTube. Ito, i-click-click ko to. So, ngayon, ito na po yung YouTube channel ko. Ay, i-click natin itong picture ko sa taas. Ayan, click. Tinahanapin natin yung YouTube Studio. So, ayan. Ito na po yung channel ko. So, dito sa my your channel, ito may picture ko. Hanapin natin yung analytics. I-click natin. Analytics. Click. So, dito, makikita natin yung advanced mode sa taas. So, i-click naman natin to. So, ayan. Dito na tayo, no? Makikita nyo dito, may video, traffic source. Ayan. Makikita nyo naman. Diretsuhin nyo lang to. I-click natin to. Subscription source. Click natin. So, ito na po. Ang aking nasayang na subscriber. Tinatawag natin subscriber lost. So, ito na po siya, 40. So, ang laki. I-explain ko sa inyo guys itong subscriber gain. Baka magtaka po kayo, hindi po itong aking subscriber. Itong subscriber gain, ito po yung nag-subscribe sa akin na madalas nag-YouTube yung active sa account nila. Ito po yung malimit na nag-YouTube na naging subscriber ko. Laging online ito po. Itong 82 naman na subscriber ay hindi po itong aking subscriber. So, itong 82 na to, makikita natin sa may dashboard ng YouTube Studio dun sa application. Dapat may ganyan kayo sa cellphone nyo. Ito po yung nag-iiba-iba. Yung tinatawag na subscriber change plus. Makikita nyo to doon. Itong number na to, iyan yung mag-aapa yan doon dito. Kaya nagkakaroon tayo ng subscriber na 82. Yung nagpababago-bago. Minsan matataka tayo. Nababawasan. Minsan nadadagdagan. Ito po yun. So ngayon, bali makikita nyo dito ito sa taas. Ayan, sa loob ng 28 days, ito po yung aking naging subscriber lost na 40. Ayan. Makikita nyo dito sa taas. So, i-check natin itong 90 days. Ayan. Sa loob ng 3 buwan, nadagdagan po siya. So, naging 48 subscriber lost. So, ngayon, kung gusto nyo mag-check dito kung kailan siya na nabawasan ito. So, ikiklik ko naman yung 7 days. So, ayan, saklap sa loob ng 7 araw. Ito po yung naging subscriber loss ko na 18. Diba, ang laki na rin sa loob lang ng 7 araw. Ito yung nawala sa akin na subscriber loss na 18. So, ayun lang po guys. Ang aking i-share sa inyo kung paano po natin matitingnan ang ating mga nagiging subscriber loss. Tingnan nyo lang dito sa taas. Ito may mga date po dito. Sa mga bagong channel ko pala, don't forget to subscribe and click the notification bell para ma-update po kayo sa aking susunod na i-upload.